Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorike YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbigay na naman ako ng tips patungkol dito sa motorcycle battery. So, meron po tayong battery dito na dalawang piraso. Ayan po ang itsura. So, mag-una tayo dito sa kaliwang bahagi. Dito tayo sa MFYB5L or YB5LA. So, ang size sa battery nito ay ito nga po, MFB5L. Ito po nasa box. Ayan, MFYB5L. Marami kasing tawag nito eh. Pwedeng 12E9 3B, 12E5-3B MF. Ayan po. Ang size or sukat po sa battery na ito ay MFYB5L. Ang AH or ampere hour, 5 ampere, 12 volt, maintenance free battery. Ibig sabihin, least hassle, hindi na kailangan na tutubigan or babantuan ang battery na ito kasi ready to use ang battery na ito at once na ma-meet ang 2 to 3 years, i-dispose na ang baterya na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. Ayan po. Tanong, saan naman po na motor ito ginagamit? Ginagamit po ito na baterya para sa mga motor na naka SYM Bonus 110 at saka YTX Yamaha 125cc. Ito po ang best na baterya para doon sa lagayan, swak at saktong-sakto lang talaga ito. Ang presyo naman nito ay nagkakahalaga lamang ng 860 pesos only. Sagad na po yun mga ma'am, sir, at wala na pong tawad. So ilapit ko lang sa camera para kitang-kita nyo talaga, titigan nyo ng husto. Ayan. Ito po ang itsura ng MFYB5L na matangkad. Ayan po. Ayan ang kanyang forma at tindig itsura. Ayan. Ayan, ayan. Ayan siya. Medyo payat siya. Ayan. Ayan ang itsura. Ayan. So, kung itry natin i-battery tester para malalaman natin kung full charge ba ang battery. So, ikabit lamang natin dito sa negative at sa positive. Ayan. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.5 volts. So, full charge po pagka ganyan. So, yan po. Pagka bibili kayo ng baterya na pang motorcycle, dapat ganito po ang gagawin sa store na inyong pagbibilhan. Dapat meron silang kahit anong klaseng tester, makita lang natin kung nasa good condition, nasa tamang voltahe ba ang isang baterya na bibilhin natin. Huwag po tayo basta-basta bibili ng baterya na hindi tinitester. Baka mamaya wala pong laman ang baterya na nabili natin. So, tapos na tayo dito sa maintenance free. Dito naman tayo ngayon sa ditubig or low maintenance kung tawagin. Ito po ang itsura. Ang size or sukat sa battery nito ay ito nga po. Ilapit ko sa camera. Ayan. YB5LB. Ito po ang size niya. Ito ay 5EH or ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, ditubig kung tawagin. Ito yung baterya na maganda dahil kapag kawala na sa tamang level at ayos ang tubig nito, kung nasa lower level na, pwede mo siyang dagdagan or bantuan ng distilled water. Ang kategory talaga ng low maintenance, ditubig kung tawagin, ay binabantuan or dinadagdagan po talaga siya ng distilled water kung tawagin. Ito po talaga ang papel ng low maintenance na baterya. Unlike po dito sa mga maintenance free, hindi siya advisable na dagdagan mo ng distilled water kasi po naka-design po ito ng baterya sa disposable. Sana maliwanag po sa ating lahat. Sa mga gustong sumubok, pwede nyo naman po dagdagan ito ng distilled water. Pwede sa pwede, pero hindi nga po siya advisable. Okay? Sana maliwanag po sa ating lahat. So, back to the topic na tayo dito sa ditubig na baterya. Ayan. Itong battery na ito ang
di tubig po ito ha. Ang tanong naman, kung saan po ba ng motor ginagamit ito? Ganon din po, pwede rin po ito sa SYM Bonus 110 at saka sa YTX 125cc na Yamaha na pampasada. Ito po, ayan ay itsura po. Titigan nyo po ng maigi, kung mapapansin nyo, may mga seal at saka plates po siya nilagay sa ilalim. Ayan, kung mapapansin nyo. Ito, wala po po itong tubig ha. Ayan po, kita nyo naman. Wala pa pong tubig nito. Ibig sabihin, hindi pa ito gumagana. Ayan, ito po ang itsura ng YB5 LB na Motolite. Di tubig po ito. Ayan, itsura yan. Meron siyang singawan. Nakasealed pa po yan. Ayan, ito ang itsura. Ayan. May positive at negative. Ito, ayan. Para mapatunayan natin, para makita nyo na totoo ang sinasabi ko na wala pang karga ito. So, kumuha tayo ng kahit anong klaseng voltmeter, battery tester ko, or kung ano man dyan. Pero, pwede na rin itong test light. May voltage rin naman dito, ilalabas. Ayan. So, ito ating gagamitin. Ayan. Kabit lamang natin dito sa negative. Ayan. At dito naman sa positive. Itusok lang natin siya. Iganon lang. O, yan. Tusok na yun, ha. Ayan. O. Kung mapapansin nyo, hindi nagtuturn on o hindi lumalabas ang voltage sa battery na ito. Ibig sabihin, walang karga ito. Kasi nga po, wala pa siyang battery solution. Okay. So, yon. So, diretso na tayo dun sa kung alin dito ang magandang piliin sa dalawang baterya. Ang mai-recommend ko po sa inyo ay itong ditubig YB5 LB. Kasi po, para sa mga may time or masisipag na magbanto or maglagay ng distilled water, tamang-tama ito ang baterya na para sa inyo. Talagang tatagal po sa inyo ang baterya na ito. Kapag kamalagaan po natin ang ditubig na baterya, 3 to 5 years po ang itatagal sa mga ditubig na baterya. Yan po, ayan. Ayan po itsura. Yan, wala pang tubig are. Sa paglagay naman dito, dagdag tips ko na rin sa inyo. Sa paglagay nito ha, kung kayo po ang maglalagay, kung mapapansin nyo may upper at lower siya, ang upper may mga guhit. Ayan. Kapag maglagay kayo ng battery solution, sulfuric acid or distilled water, ipantay nyo lang dito sa guhit na itim ang tubig pa ilagay nyo. Kung hindi nyo maiwasan na lumagpas ng konti, okay lang, kahit mga dyan lang. Basta huwag nyo po iabot dito sa kulay itim na ito kasi puno na po yan. Punong-puno na po yan. Magsusubra ang paglagay nyo ng tubig, hindi po maganda sa baterya. Para mag-grounded siya, baga, malulunod. So, yun. So, kapag ka dito naman sa lower, kapag dito na sa guhit ang tubig, lower, huwag nyo na po hintay na maubusan ang tubig, bumaba ng husto ang tubig dito hanggat sa matutuyo ito. Huwag nyo na po antayin ng ganun. Bagkus, dagdagan nyo na lang po ng distilled water para po hindi po mababawasan ang lifespan ng isang baterya. Kapag kasi napabayaan natin itong baterya na ito, ay magbabawas ang lifespan nito imbis na umabot ng 3 to 5 years, unti-unti na mababawasan. Mga 1 year na lang, 2 years, mga ganon. Kasi po, dahil dun sa kapabayaan natin, dahil sa natin dinadagdagan kaagad ng distilled water, dapat po, dito pa lang sa lower, alerto na kayo, dagdagan nyo na po kung gusto nyo po na maalagaan ang baterya ninyo. Pero kung ayaw nyo na maalagaan, okay lang kung marami naman tayong pambili. Di ba? Kung mapipira naman tayo, mapipira naman kayo, walang problema. Pwedeng palitan nyo na agad to. Pero sa mga nagtitipid, ito ang best na tip ko para sa inyo. Bibihira po ang mga vlogger na magsasabi ng ganito ha. Ako lamang po, hindi ko lang alam, hindi ko po nila lahat, baka meron pa. Pero ang pagkakaalam po, ako lang ang nagbigay ng mga tips sa inyo patungkol dito sa mga motorcycle baterya at sa mga car automotive baterya. Tinuturo ko po ng husto para malagaan ang baterya natin. So yon. So ayan po ha, tandaan po natin yan ha. Ayan, may mga takip naman siya. Ayan, dilaw. Ayan po. Hindi po ako nagmamayabang ha. Baka sabihin niyo, mayabang. Mayabang mo, hindi po. Sinasabi ko lang po ang totoo. Yon, sana nag-gets niyo po ang ibig kong sabihin.
Ang price po niyan ay 670 pesos only. Sagad na po yun, mga ma'am, sir, at wala na pong tawad. Para maniwala kayo, baka sabihin yung gawa-gawa ko lang ang price nito, ha. Ipapakita ko sa inyo ang MCB price table. Ito po, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Hanapin nyo lang dito, oh. Oh. YB5LB yan, ha. Ayan, yan. YB5LB. 520 kapag ka dealer's price. Ayan, sa itaas ang new dealer's price. Pag sa retail naman, ayan. Ito po. Ibig sabihin ng retail, sa GST retail price, 670 po ang tunay na presyo niya. Pero kung kaya magpamimber kay Motolite, maging dealer kay ni Motolite, ito na po ang magiging presyo niyo, price. Ayan po. So, maliwanag po yan, ha. Walang bias at walang pag-alinlangan dyan. Totoo ang sinasabi ko. Ayan. Oh, MCB price table. Ayan. So, kita niyo na po. Ayan. So, iyan po ang tunay na price. Wala na pong tawad. Sagad na po yun, mga ma'am, sir. So, mahaba-haba na ating video. So, yun po. Pare-pares ito, ha. Walang pinagkaiba, ha. Ayan. Pare-pares po ang haba nito. Tindig. Ang lapad. Ayan. Pare-pares po ang lapad niyan, ha. Ayan, oh. Ayan. Pares ang lapad niyan. Tindig at ang pinagkaiba lang po ay di tubig ari, aring isa naman ay maintenance free battery. So yun. So yun lang mga guys ang video natin for today. I hope na naibigay ko sa inyo ang tips and idea patungkol dito sa motorcycle battery. So yun lang at salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!